Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 27, 2023, bago matapos itong taon na ito. Pugpugin natin itong isang retiradong kapitan na si Clemente Enrique. Actually, late ko na nga po itong natapik kasi di ko naman kilala ang taon na ito. Pero nasagap ko sa post ni Sir Benji kagabi. Eh, nakakapantig sa tenga yung mga tinuran niya po para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Muli ko po sa inyong ipakinig mga tol kung sino ba naman ang hindi papantig ang tenga dito sa pinagsasasabi ng matanda na ito. O, pakinggan po ninyo ha. Wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry ha. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko. Yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yun yung interpretation eh. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing yung ama mo. Wala kang utang na loob sa BP mo na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka dyan. Diba, nakakabuisit? Pero, hindi na tayo magpapadala sa emosyon natin. Yung kaninang unang live streaming natin, eh, medyo highly emotional tayo. Dito, gagawin nating objective. Pag-usapan po natin ano ba yung mga bagay-bagay sa mga tinuran nitong si Clemente Enrique. Eh, sa tingin po natin, mahigit po sa 60 na ang edad po nito sa kasalukuyan kasi ang class po nito sa PMA ay 83. Classmate po ito ng Secretary Anyo, ang ating National Security Advisor. Bago tayo magpatuloy, naka-live po tayo ngayon sa Top 1 Charlie YouTube channel lamang. Kung maaari, huwag niyo po sanang kalilimutang paki-like at i-share ito pong ating live streaming. Mag-subscribe din po sana kayo kung hindi pa po kayo nakasubscribe at paki-hit nyo po yung bell icon nang sa ganun ay updated po kayo sa ating future live streaming at uploads dito po sa channel na ito. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga members po natin sa ating YouTube channel at kahit hindi po tayo naka-live sa Facebook, nagpapasalamat na rin ako sa mga subscribers po natin sa Facebook. Sila po yung mga nagbabayad monthly ng membership fee at subscription fee. Medyo mahal po yan, 79 pesos at 55 pesos respectively per month. Kaya kung hindi po kaya, huwag po kayong magpapamember. Pare-parehas ko pong babasahin ang inyong mga komento at pangalan kapag ka tayo po ay nasa shoutout portion. Pero kapag ka nagtatalakay po tayo, sana maunawaan po ninyo na hindi ko po mababasa ang inyong mga komento. O, shoutout muna tayo so far sa 60 na manunood po natin mula po sa YouTube. Kina Ate Josepa Oliva Lopez, salamat po. Kay Ate Beth M, maraming salamat po sa membership. Kay Kaloyal Lori Pajardo, hello po sa inyo. Good evening, Ate Beth M. Si Ate Beth M, si Ate Beth Murakoshi po ito sa Facebook. At siyempre, si Mami Best Friend, siya naman si Mami Chicharong Bulaklak sa Facebook. Kay Scorpio Wonder Woman, excuse me po, good afternoon po sa inyo. Kay Dakila Fox, KBL, good afternoon po sa inyo. ME, magandang araw po sa inyo. Kay Star Apple, magandang hapon po. And to all, kay Mami Best Friend, magandang gabi din po sa inyo. Dakila Fox, hello po sa inyo. Jane Juanson, magandang hapon po. Hindi natin tinigilan ngayong araw po na ito. Talagang dinedicate natin yung tatlong page po natin. Meron pa akong tatlong page sa Facebook at tatlong channel dito sa YouTube. Pag ako'y ginanahan pa sa pagla-live streaming mamaya, siya ulit ang topic natin. Baka sakaling matauhan ito kapag ka masyadong sumikat, pero sumikat sa kagaguhan o sa kalokohan. Alam nyo, yung pinagsasasabi po nitong si Clemente Enrique, hindi po yan nagre-representa ng damdamin ng sambayan ng Pilipino. Pang sarili niya lamang pong damdamin yan. At ang pinaghuhugutan niya, I do not know kung yung utang na loob ba sa mga Duterte. Ano bang nagawa sa kanya ng Duterte? Talagang hahamakin niya ang lahat. Masunod lamang ang mga Duterte. Anyway, shoutout muli kay Scorpio Wonder Woman. Magkamukha sila ni Traidor Digonggong at magkaugali sila. Yan, si Kaloyal Norlight, hello po sa inyo. Kay ME, kay Meng Toma, good afternoon po sa inyo. Ate Beth M, good evening. Ni Kalin Arimbuyutan, hello po sa inyo, watching from Hong Kong. Salamat po sa pag-like and share, Mami Best Friend Alex Rosario Dumbrique. Regards, top 1, keep going, ingat lagi. Maraming salamat po and God bless you too.
kay Dakila Fax KBL, tanggalan ng pensyon niyang palamunin ng bayan. Kaloyal Norlight, mami best friend yan, kay Jesus sa Madrid, magandang araw din po sa inyo. Watching from Abu Dhabi, God bless you always. Kay Nati Rebujo, ikaw ang walang kwentang tao, matanda, huy, matandang basto, si Apo Lakaya, isang sundalo at President BBM. Yan, si Mami Best Friend, kay Trace B Channel, shout out po sa inyo. Kaloyal Norlight, Style Rappi Tulpo, may pasori-sori pa. Mercy Ancheta, watching from Hong Kong. Julita Makaraed, thank you Tol Best Friend, sa walang sawang pag-share ng LS ni Tol Top 1, maraming salamat po sa inyo. Kay Winnie C, good evening po. Kay Penny Aban, good afternoon po sa inyo. Kay Mami Best Friend, yan, si ME, ano bang gusto niyong palabasin? Mamang Utak Ampaw, manalam, ano yan? Manalamin ka nga po para tanungin mo sa sarili mo kung sino ang walang utang na loob. Yan, si Black Hawk, magandang hapon po sa inyo. Salamat sa pag-subscribe sa lahat ng mga pages, Ate Beth M. Kay Scorpio Wonder Woman, papansin siya sa mga grupo ni Traidor Di Gonggong para magkakapera. Naiinganyo siya sa 1 million na bayad kay Duling Sonsa. Yan, si Mami Best Friend, no worries tol. Julita Makaraed, hello sa'yo. Hoy, paring Makmak Pablo, shoutout sa'yo ha. Happy New Year. Late ko nang nakita na naka-live streaming kayo ni inaanak, ano? O, shoutout ha. Mamaya, mag-message ako sa'yo, pare. Kay Dakila Pax KBL, kay Penny Aban, pera lang nakatapat niyan. Rowena Dulay, hello po, watching in Hong Kong. Kay Julita Makaraed, good afternoon. Kay Carmen Lee, hindi totoong PMA-er, mukhang Capgo 1983, kapitan lang rank niya, baga tuta ng general, tagahugas ng sasakyan ng general. Si Mad Superman, matindi ang pagka-epal ng kapitan na ito. O yan o, biruin ninyo, galit na galit sa inyo ang majority ng taong bayan ngayon, retired Captain Clemente Enrique. Kasi wala namang problema sana kung kayo po'y nagpapahayag ng pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang lait-laitin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, eh hindi po yun papayagan na lamang ng mga PBBM supporter at loyalista. Kaya tanggapin mo ngayon ang kaliwat kanang pambabati ko sa inyo, partikular naming mga vlogger, kasama na rin ng mga manunood po natin dito. Yan, si Penny Aban, si retired captain lang naman, pero super epal na walang kwenta. Yan, si Lady Elsor, mukhang ISIS ang pagmumukha nito. Pasikat parang si Maudigs. Okay, si Nati Rebujo, isang sundalo at presidente si Apo Lakay. Yan, si Penny Aban, si retired captain lang naman pero super epal na walang kwenta. Oh, di ba? Imbis na nakakakuha kayo ng respeto being a former soldier and public servant, ngayon ano ang nakukuha ninyo sa taong bayan? Ha? Mga masasakit na pananalita kasi sa'yo nagmula Kapitan Clemente Enrique, yung mga hindi magandang pananalita at ibinabalik lamang ito sa iyo ng mga PBBM supporter at mga loyalista. Balikan po natin ang nakakabuisit, pero tawanan na lang naman natin itong mga pahayag nitong si Enrique Clemente. Eh parang hindi ko alam kung siya ba ay nasa matinong pag-iisip pa eh. Dahil sa mga sinasambit niya rito, eh parang hindi na po nag-iisip ng tama. Musto lang, bibig na lamang po ang bumubuka, pero ang isip hindi na po nagagamit. O, pakinggan po ninyo mga tol, ha? Wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry. Sorry, ha? Pinawag mo pang Mr. President, tapos sasabihin mo lang ng walang kwenta. Tapos may pa-sorry-sorry ka pa. Panindigan mo na. Pag sinabi mong walang kwenta, huwag ka na humingi ng sorry. Katulad ng ganito, walang kwenta si Rodrigo Duterte. Ano? Puro pagpatay lamang ang ginawa sa kapwa natin Pilipino sa loob ng 6 na taon. Kaya walang kwenta si Rodrigo Duterte. Wala nang sorry-sorry. O tuloy natin ang sinasabi mo dito, tanda. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko. Yun ang interpretation. Hindi ako naniniwalang sinasabi ng utak mo yan. Sinasabi lang ng matabil mong bunganga. Katulad ng pinupuan mong si Rodrigo Duterte. Puro daldal. Eh, kinagawa niya naman yung mga sinasabi niya. Pero sa tingin niyo ba, kung wala sa posisyon si Rodrigo Duterte, kaya niyang pumatay ng tao? Kaya niya magpapatay ng tao? Yan, hindi paninira. Inamin niyan mismo nitong si Rodrigo Duterte. O, pero ikaw, hindi ko alam ang pagkatao mo.
Pero malamang sa malamang, hindi nang gagaling sa utak mo o isip mo yung sinasabi mo kung hindi sa matabil mong bibig, tanda. Ano kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yung interpretation eh. Yan, ang gulo-gulo ng line of thoughts mo eh. Biruin mo, sasabihan mo, walang kwenta si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin mo, buong pamilya mo, binoto kayo, binoto nyo si PBBM. Eh, anong pakialam namin kung binoto nyo si PBBM? Binoto rin naman namin si Sara Duterte ah. At ako'y nagkamali sa pagboto kay Sara Duterte. Eh kayo, malamang sa malamang, ganun din ang paniniwala ninyo. Pero alam ninyo, kung sasabihin ninyo na kayo'y nabudol, eh hindi yung totoo, wala yung katotohanan sapagkat meron po tayong sariling pag-iisip eh. Kung talagang ginagamit mo yung utak mo, tanda, eh dapat, nung binoto mo si Pangulong Bongbong Marcos, alam mo kung ano yung kanyang magiging pamamalakad sa hinaharap. Alam mo na magiging pair si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng pagkakataon. Alam mo na walang palakasan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, hindi napagbigyan ang confidential funds ni Fiona. Kaya kayong mga didishit, puta kayo ng putak ngayon. Mga mistula kayong mga bayarang tao. Ewan ko kung totoo yan. Pero maraming nagsasabi na kaya umaaring king-king kayong mga didishits kayo kasi wala nang maibabayad sa inyo. Yun ba ang epekto ng confidential funds? Nagtatanong ako sa inyong mga didishits, ha? Ikaw ba tanda? Clemente Enrique, retired captain. Bayarang ka po ba? Eh kung hindi naman, mabuti yan. Pero kung bayaran ka, nako, kawawa naman ang mga bayaran dito. Pagkabayaran, pinagsasabihan ko ng mamatay na eh. Sa bagay, lahat naman tayo darating sa kamatayan. Kaso nga lang, mas baka mapabilis pagkabayaran eh. Oh, anyway, lumalayo yung thoughts ko dito sa mga sinasabi nitong si tanda na si retired Captain Clemente Enrique. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing yung ama mo. Wala kang utang na loob sa BP mo. Unahin natin, anak ka ng teteng, paano magkakaroon ng utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos? E trabaho yun ni Rodrigo Duterte. Nasa batas na ang lahat ng mga bayani, sabi mo nga, self-proclaimed bayani ka eh. Meron kang slot doon sa libingan ng mga bayani. E bayani si dating Pangulong Marcos Senior. Sundalo yun, talagang nakipaglaban yun sa gera. At the same time, presidente yun, kaya merong karapatan. At nararapat lamang na ang sitting president ipatupad yung mandato niya. Ano yung mandato na yun? Ang batas na umiiral sa Pilipinas, dapat pinapatupad nito. Ang ginawa ni Rodrigo Duterte ay pagpapatupad lamang na umiiral na batas. Paano magiging utang na loob yun? Ngayon, kung gusto niyong tanawin ang utang na loob yun ng mga Marcos, eh dapat tumanaw din kayo ng utang na loob partikular sa mga Marcos sa pagiging presidente ni Rodrigo Duterte. Kasi kung hindi sa tulong ng mga Marcos at partikular yung mga nautunin yung tao, I'm sorry mga loyalista kasi nautu kayo pag kayo bumoto dito kay Rodrigo Duterte, eh hindi magiging presidente si Rodrigo Duterte, katotohanan yan. Kung wala ang mga loyalista na sumuporta kay Rodrigo Duterte noong 2016, hindi mananalo yan kila Mar Rojas at saka kay Binay. Wala, talunan yan si Rodrigo Duterte. Hindi nga kilala yan eh. Nakilala lamang yan dahil pumanig kay Senator Amy Marcos. At ito namang si Senator Amy Marcos, hinikayat ang mga loyalista na iboto itong si Rodrigo Duterte. Kaya sino ngayon ang merong utang na loob? Retired Captain Clemente Enrique. Ang tanda-tanda nun yun na. Wala pa kayong pinagkatandaan na. Ngayon, sinasabi mo, si Vice President Sara Duterte dapat tumanaw ng utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos, eh parang hindi ka talaga nag-iisip ng tama. Silang dalawa nagtulungan para manalo sa nakaraang halalan. Walang utang na loob sa isa't isa. Dahil yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos bumoto lahat kay Sara Duterte. Eh ang tanong, kayo bang mga didisit, binoto nyo ba si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Kaya kung meron mang utang na loob na dapat pag-usapan, sa nakalipas na halalan nung nakaraang Mayo 9, 2022, si Sara Duterte yun, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw naman tanda, oh. Ang tanda-tanda mo na, wala ka pang pinagkatandaan. Na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka dyan. Anong klase ang walang utang na loob na tao? Hindi dapat pagkatiwalaan yun. Traidor yun, eh. Ang problema, talagang... Tama, ang walang utang na loob, hindi dapat pagkatiwalaan, traidor yun eh. Katulad si Duterte, walang utang na loob sa mga loyalista.
Biruin mo, mahal na mahal ng mga loyalista at PBBM supporter si PBBM, pero kung walang hiyain ni Rodrigo Duterte, tatawagin niyang addict, tatawagin niyang weakling, tatawagin niyang spoiled brat, at kung ano-ano pang mga masakit na pananalita. Samantala, yung mga sumusuporta kay PBBM, binoto siya. Sino ngayon ang walang utang na loob? Sino ngayon ang traidor? Sino ngayon ang walang kwentang tao? O, biruin mo, kinakain mo mismo, retired Captain Clemente Enrique, yung mga sinasabi mo, parang sinasampal mo sa mukha niya, si Rodrigo Duterte, kasi walang utang na loob si Rodrigo Duterte sa mga bumoto sa kanya na mga loyalista at mga PBBM supporter. Ah, buti na lang ako, hindi ako nauto nitong si Rodrigo Duterte, hindi ko to binoto noong 2016 eh. Walang nga kayo. Yun yung delikado doon eh. Pagka nag-isip ang tao, hindi, wala kang utang na loob. Si Duterte nagpalibing sa tatay mo. Nagkaroon na isya, natatanda ko pa, nagpost ako sa Facebook. Nak ng teting na yan. Pagka pangulo ka at hindi mo nagawang ipalibing ang nararapat na ilibing sa libingan ng mga bayani, wala kang kwenta. Kaya nga nasira ang mga dilawan dyan eh. Kasi nararapat namang malibing si Pangulong Marcos Sr. pero pinigilan nila dahil sa politika. Di walang kwenta yung mga pangulo na yon. Oh, ngayon, pinalibing ni Duterte, utang na loob ba yun? Hindi. Hindi kailanman magiging utang na loob yung partikular ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Rodrigo Duterte. Saka kung utang na loob, babalikan lang din natin. Napakalaki ng tulong ng mga Marcos sa kandidatura ni Duterte. Kung hindi dahil sa mga Marcos, walang Duterte na naupo sa Malacanang. Yan ang katotohanan dyan. Facebook eh. Na kung ayaw niyo ipalibing yung tatay ni Marcos, ng mga Marcos, si President Marcos, yung slot ko sa libingan ng bayani, eh bayani man ako, yung slot ko sa libingan ng bayani, doon niyo ibigay kay Marcos, doon niyo ilibing sa aking slot doon. Oh. Self-proclaim ka pa na bayani. Ano bang nagawa mo sa bayan po natin, retired Clemente Enrique Kapitan? Nagtataka ako, ipinagmamalaki mo, class 83 ka. Tapos class baron ka pa. Alam nyo yung class baron, mga tol, ito yung pinakamataas ang katungkulan sa cadet corps eh, nung sila yung mga kadete pa lamang. Pero bakit sa kabila nung napakagandang posisyon mo nung ikay nag-aaral sa PMA, eh nag-retired ka na kapitan ka lamang? Samantala yung mga counterpart mo, general at mga full-fledged colonel, anong nangyari sa serbisyo mo? Bakit ganyan lamang naabot mo na ranggo? Napakatagal mo sa serbisyo, more than 30 years yan kung talagang natapos mo. Eh, kapitan lamang ngayon. Ikaw ba ay walang kwentang opisyal? Kaya hindi ka ma-promote-promote? O baka sandamakmak na mga kung ano-ano pinaggagawa mo sa armed forces nung panahon mo nang ikay nanunungkulan, kaya ganyan lamang yung narating mo. Kasi, hindi naman maikakaila na ang kapitan, tatlo lang ang mga naging promotion mo simula nung naging sundalo ka. O biruin mo, ang isang kadete, pagka graduate yan sa PMA, merong ranggo yan na second lieutenant. Tapos mapopromote to first lieutenant and then mapopromote to captain. Hanggang dun lang yung narating mo, Clemente Enrique. Ako, okay lang sa akin eh. Aminado naman ako na hindi maganda yung naging serbisyo ko bilang pulis. Pero, walang makapagsasabi na nanggago ako sa loob ng PNP organizations. Walang makakapagsabi na nag-agrabyado ako bilang pulis. Ay, ikaw kaya, retired Captain Clemente Enrique, ano kaya meron sa likod ng serbisyo mo? Bakit ganyan lamang naging ranggo mo hanggang sa ikaw ay nag-retired? Alam mo, dapat sa'yo, retired Captain Clemente Enrique, ini-enjoy mo na lamang retirement benefits mo with your family. Pero ang problema kasi sa'yo, dahil walang basihan yung mga pag-aakusa mo kay Pangulong Bongbong Marcos, kung ano-ano tuloy mga binabanggit mo at sumisira tuloy sa reputasyon mo bilang isang PMA-er, nakakahiya ka? Baka kapwa mo mga class 83, kinakahiya ka sa mga tinuran mo na yan. Biruin mo, yung isang classmate mo, si Secretary Anyo, aktibo ngayon sa gobyerno, National Security Advisor natin. Ano na lang iaharap ni Secretary Anyo kay Pangulong Bongbong Marcos na yung classmate niya, isang parang walang kwentang tao na nagsasalita ng hindi maganda sa kasalukuyang Pangulo. Di ka ba nahihiya nun sa classmate mo? National Security Advisor, naging Chief of Staff, naging DILG Secretary, tapos ganyan lamang ang tinuturan mo sa harapan ng publiko? O baka ayaw mo nang maging retired, gusto mo nang maging vlogger na katulad namin na ang asta ganito? Kasi ganito tayong mga vlogger. Pagka may dapat tayong banatan, babanatan natin.
Ganyan ba ang pangarap mo ngayon, retired Captain Clemente Enrique? Na maging vlogger na lamang? Ha? Naka ng teting, napakasarap na ng buhay mo. Palamunin na nga kayo ng gobyerno. Pensionado. Pasensya na sa mga pensionado dyan. Yun naman talaga totoo. Pero nararapat sa inyo yan. Kasi nagsilbi kayo sa bayan. Kaya ngayon, pinepensyonan kayo ng gobyerno. Pero ito, sa kabila ng pagpepensyon ng gobyerno sa kanya, ano ginagawa? Nangihikayat pa ito sa ating publiko. Panoorin natin ang reaction video nitong si Attorney Claire Contreras, mga tol. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay ito mga binanggit na stern warning ni retired Captain Clemente Enrique sa kasalukuyang administrasyon. Pero, ang tanong dito, yung stern warning ba na kanyang sinabi at sinabi niya pang seryoso siya rito? Siya ba ay may nilalabag na batas? Opo, sir, go ahead. May recently po, napanood ko yung isang episode na pinupuna po ninyo yung pagka-contempt ni Naka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Akibat po niyan. Diyan kayo nagsimulang mag-ingay eh. Kapitan Clemente, hindi ko alam kung ikaw ba'y kumuha lamang ng pagkakataon para magkaroon ng limelight sa iyong sarili. Ano? Kasi parang attention ang hinahanap ninyo. Ngayon, nakakuha kayo ng pagkakataon pero misplaced yung paniniwala ninyo eh. Bakit? Yung ipinagtatanggol niyong dalawa, aminado yun sa pagiging sinungaling. Ha? Si Celis, inamin niya na siya'y nagkamali sa paniniwala dun sa kanyang source. Tapos ito namang si Badoy, humingi na rin ng pasensya dahil sa mga pinagsasasabi niya sa tatlong hearing dyan sa Kongreso. Tapos palalabasin niyo ngayon na porkit pinalaya ng Kongreso, ay natatakot sa inyong mga nagbigay ng manifesto of support sa dalawa. Nakakatawa ka nga. Alam mo, Clemente, nakakatawa ka eh kasi pinagmamalaki mo na isa ka sa pumirma sa manifest of support na yan. Pero nung lumabas yung mga pangalan, wala yung pangalan mo eh. Ano yun? Na-delete ang pangalan mo o hindi ka kinikilala ng class nyo? Nakakahiya naman yun para sa'yo. Meron pong manifesto of support ang mga former PMAer, no? Isa po ba kayo sa pumirma doon, sir? Oo, nag-indicate ako. Makikita nyo sa Facebook ko. Tuwan-tuwa ako nung kinausap ko si General. Tuwan-tuwa ka pa sa kalokohan mo. Naka ng teting na yan. Alam mo, Kapitan, retired, kung gusto nyo magpahayag, i-exercise ang inyong karayaan sa pamamahayag. Gamitin nyo, sige. Okay lang yan. Pero yung magbabanta kayo sa kasalukuyang gobyerno, hindi tama yung... Ha? Mamaya mapapansin kayo na Attorney Claire dito, ano ba yung mga possible na nalabag yung batas sa mga pinagsasasabi nyo na mga kalokohan na yan sa harapan ng publiko? Well, ano eh, si Danny Menes, 77, sabi ko, sir, pirma ako, nabasa ko na yung ano, pirma ako. Pinasa niya... Mga pinagmamalaki mo eh, nagpapahinga na. Class 77. Tapos class 83, mga senior citizen na, dapat ini-enjoy nyo na yung retirement days nyo eh. Wag na kayong mamuliti ka pa, Clemente. Ha? Kung talagang gusto mong suportahan ang gobyerno, ipakita mo ito sa maayos na kaparaanan. Napakaingay nyo pag ang usapin, mga Duterte. Pero pagka West Philippines, meron ka bang ingay na ipinapakita, Enrique? Wala. Tamemi kayo. Kapag ang usapin, West Philippine Sea, wala man lang kayong makitang pagkondena, hindi man lang makita sa harapan ng publiko na kinokondena nyo ang ginagawa ng China na pambubuli dyan sa West Philippine Sea. May kapakinabangan ba kayo sa mga Duterte kung bakit ganito na lamang yung pagtatanggol nyo sa kanila? Ano, retired Captain Clemente, nakikinabang po ba kayo sa mga Duterte, kaya ganyan na lamang ang pagtatanggol ninyo sa kanila to the extent na pagbabantaan ninyo ang duly constituted authority? Sino ba kayo? Kahit sabihin po ninyong heir kayo, meron tayong sinusunod na konstitusyon. Meron tayong batas. Porkit heir na, wala na kayong pakialam sa damdamin ng iba. Kayo lamang ang pwedeng magsalita. Kayo lamang ang pwedeng mag-criticize. Tapos pag pinupuna yung hinahangaan ninyo, magagalit kayo. Pagsasabihan ninyo
ang gobyernong ito ng pagginalaw si Duterte, pagginalaw si Sara, pagginalaw si SMNI, eh magkakaroon ng problema? Kasi parang ganun yung gusto niyong sabihin, may paggamit-gamit kayo ng or else na pananalita. Tuloy natin ito, mga tol. Sa akin, and then nag-sign ako. Binila mo, number 27 ako supposed to be. Pero nung nagkaroon na ng master list, wala na yung pangalan. Kaya maraming nagko-complain, hindi na kasama eh. Munti ka na akong mabilawukan sa iniinom kong tubig eh. Tingnan mo. Oh, lumalabas talaga sa sarili mong bibig ang pagkakamali ninyo eh. Kasi bakit hindi ka sinama? Eh baka panggap ka lamang. O kung hindi ka man panggap, hindi ka kinikilala ng mga kapwa mo PMA-er. Ang sakit naman noon, Clemente. Biruin mo, pumirma ka. Tapos doon sa nilabas na manifesto, wala yung pangalan mo, wala yung signature na ine-expect mo. So matatandaan ninyo, na yung site in contempt, sila Jeffrey Celis at Dr. Lorraine Baduy ay nagpadala ng manifesto ang ibang PMA-ers at mga AFP retired generals. Padala sila ng manifesto. O yan, no? Tingnan nyo to, mga tol. Hindi nyo makikita rito yung pangalan niyang si Clemente. Ha? Kaya natatawa ko eh, kasi inamin niya rin mismo eh. O. Biruin nyo, ang nagpalabas pala ng manifest, class 87. Pero, kiniklaim niya, nakasama sila. Yun, ito ha, isang magandang halimbawa po ito, na itong si Clemente, tinetake na lang yung opportunity para makakuha ng attention sa public. At nakukuha mo ngayon, napansin ka na nga ng mga PBBM supporter eh, at loyalista eh. Pero negatibo. O, kiniklaim nyo na kayo pala, hindi naman pala class ninyo, nakakahiya tuloy kay Secretary Anyo kasi 1983 si Secretary Anyo eh. Tapos, yung class niya, i-criticize ang kasalukuyang gobyerno. Gobyerno ang Kongreso. Bahagi yan ng ating gobyerno. Hindi mo yata alam, Clemente, retired captain, na meron tayong 3 independent branches sa gobyerno sa Pilipinas. Ang ehekutibo, ang legislatibo, at ang judikatura. O, tapos yung tinitira ninyo, ikaw in particular, ang ehekutibo at saka ang legislatibo. Sabihan mo ba naman ng walang kwenta yung commander-in-chief? Anong mararamdaman ng mga active sa serbisyo ngayon? Ha? Etong ginagawa ng mga PMA-er na ito, pagpalagay natin na yan ay kaparaanan ng kanilang pagsuporta, at least ganitong kaparaanan nila sinabi sa panulat. Ikaw, para kang bata na hindi nag-iisip, biruin mo, sasabihin mo dito sa mga pahayag mo ang mga sumusunod na katagana. Ito ulitin nga natin, mga wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry. Sorry ah. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko. Yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya. Bumoto sa'yo. Pero yun yung interpretation eh. Interpretation ng pinagsasabi mo. Hindi mo ginagamit ang utak mo, retired Captain Clemente. O tuloy tayo rito sa manifesto na pinagmamalaki niya, wala naman pala pangalan niya. Mga mambabatas, laban dito sa dalawa. Tandaan natin na yung manifesto na yon ay matapang na pagpapakita ng pagsuporta sa dalawang SMNI host. Sir, strongly worded po yung manifesto of support. Wala siya doon eh. Actually, ikaw host ka ng SMNI eh. Panggap lang tong kapitan na to eh. Kasi wala nga siya doon eh. Nakikita naman natin sa sulat kanina eh. Wala ang pangalan niya. Nakikisaw-saw lamang siya pero wala yatang class 83 doon. Kasi kung babasahin po natin, nakalagay doon, class 87 ng PMA, yung nagpahayag ng suporta doon sa dalawa. Pero, meron bang bearing yon? Wala. Kasi sa katotohanan, bago pa lumabas yung manifest of support na yon, nagpahayag na ng paghingi ng dispensa itong si Ka-Eric sa Kongreso. Evidence yon ng kanyang sulat sa Kongreso. Ito ha, tingnan nyo yung sulat nitong si Ka-Eric, ah, basahin natin. Nakita ko yan kay TPL3 eh. Tingnan natin yung sulat ni Ka-Eric, mga tol. Makikita nyo rito kung paano humingi ng dispensa itong si Ka-Eric. Ha? Kaya sa tingin ninyo, natakot ang Kongreso. Sino ba kayo? Kahit sabihin yung mga AR kayo, Kongreso ang pinag-uusapan dito. Ano kayo? Importante talaga? Na kapag ka ginusto ninyong mga PMA, di ko nila lahat, ha, e yuyukod sa inyo ang mga
kongresista na duly elected ng taong bayan? O, sabi ni Kaerick dito, Chairman Tambunting and members of the committee, I am respectfully appealing for your humanitarian consideration regarding my status as being detained at the House of Representatives due to my being cited in contempt by the Committee on Legal Franchises. My appeal is anchored on the request to sincerely consider the deteriorating health conditions of my 77-year-old mother as she is deeply worried of my present detention to the point that she refuses to eat since 4 days ago and blah, 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 blah. Makikita ninyo rito na nakikiusap itong si Cap, itong si Celis. At ano ang nangyari? Pinagbigyan sila ng Kongreso. Hindi dahil natakot dito sa mga PMA-er na ito. Anak ng teteng, mga kongresista, mga kagalang-galang na congressman at congresswoman, natatakot po ba kayo sa mga PMA-er? Eh, tingin ko hindi naman, di ba? Tuloy natin. Lalo po kabigat po yan, sir. Lalo po sa inyo ng mga PMA-er na itaya po ang inyong pangalan sa isang manifesto. Paghahayag lang naman yun ng support. Para po sa mga prinsipyo na inyong pinaglalaman na nakuha rin po ninyo ang katuruan sa PMA. Serious yun. Hindi biro-biro yun. Pagka yung para sa mga kinakaukulan, hindi dapat iset aside lang yun. Hindi, serious yun. When a group of PMAers, and in fact, kahit sino nga affix their signature over something, ang training namin kasi, pagka pinirma yung pangalan mo, hindi pwedeng basta-basta ano lang yun. Ang tanong nga, ipinirma mo yung pangalan mo, isinama ka ba nila? Hindi, etsapwera ka. Wala kang bearing sa kanila. Hindi ka kasama. Pero, sa pangalawang punto, ano ginawa ninyo sa ibang pagkakataon? Nagpahayag ba kayo ng pagsuporta sa gobyernong ito? Kayong mga pumirma dyan sa Manifest of Support na yan, binubuli no other than the chief of staff of this armed forces na meron tayo sa kasalukuyan, General Romeo Browner, on board ng isang resupply boat binomba ng tubig ng China Coast Guard. Nagpahayag ba kayo ng pagsuporta sa kanila? Nang ni-red tag si Mayor Benjamin Magalong, isang magaling na sundalo at pulis, sinuportahan nyo ba ang inyong kaalumnay na si General Magalong? Hindi. Selective kayo. Ibig sabihin, hindi para sa konstitusyon ang ginagawa ninyo. Hindi para sa Pilipinas, hindi para sa bayan, hindi para sa Pilipino. Kung hindi para sa iilang tao lamang na maaaring merong naging kapakinabangan para sa inyo. Hindi ko nilalahat ng class 1983. Pero hindi maikakaila na ang 1983 ng PMA ay talagang nagtamasa ng napakaraming posisyon sa gobyerno. In particular sa pagiging Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa balita na ipinakita ko sa inyo kanina, 4 na Chief of Staff ang nanggaling sa 1983 class ng PMA. Utang na loob ba yon? Ikaw, retired Captain Clemente, may utang na loob ka ba kay Rodrigo Duterte? Kaya ganito na lamang, babastusin mo ang kasalukuyang pangulo para lamang ipagtanggol si Rodrigo Duterte na kung tutusin, sila ang umaatake sa gobyernong ito, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi misplaced yung paniniwala mo eh. Ang sinasabi mo, retired Captain Enrique, inaatake ni Pangulong Bongbong Marcos si Rodrigo Duterte o pinababayaan niya lamang ito na atakihin. Bakit? Sino ba si Rodrigo Duterte para paglaanan ng pansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ipagtanggol sa mga kritiko nito? Pangkaraniwang Pilipino na lamang din si Rodrigo Duterte. At igit sa lahat, siya ang nangunguna. Si Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit yung mga DD sheets naniniwala na si Pangulo adik, na si Pangulo weakling, na si Pangulo spoiled brat. Dahil kay Rodrigo Duterte yon sa mga kasinungalingan na pinagsasasabi ni Rodrigo Duterte. Kaya ibabalik ko sa iyo ngayon, retired Captain Clemente. Kung sino man ang walang kwenta dito, pero hindi ako hihingi ng sorry. Ang walang kwenta, si Rodrigo Duterte. Walang kwenta si Rodrigo Duterte. Hindi ako hihingi ng sorry dyan kasi para sa akin, totoo yan. Yo, no? Pero noong isang mista ninyo, ang ni-red tag ng SMNI, ito ay si Mayor Magalong.
Meron ba kayong ginawang manifesto para ipagtanggol ang inyong kabaro? Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman itinanggi ang mga paratang nakasapi siya ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. May balita dyan ng Bombo Radio Baguio. Pinabulaanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga paratang sa kanya ni na Lorraine Badoya, ka-Eric at ni Pastor Apollo Kibuloyan na siya ay traidor, walang prinsipyo at kasapi ng... Dito, may ginawa ba kayo? Wala. Kasi hindi nyo kaayon sa paniniwala ninyo eh. Pero alam mo, retired Captain Clemente, o tanda na lang ang itawag ko sa'yo. Alam mo, tanda, pasensya na kayo, mga kapatid natin na senior citizen dyan. Gusto ko lamang din bastusin itong bastos sa ating Pangulo eh. Alam mo, tanda, kung talagang pinahalagahan mo ang sinumpaan mong tungkulin bago ka mag-retard, hindi mo babastusin ang Pangulo ng Pilipinas. Sundalo ka eh. Ha? Sa lahat ng tao dito sa Pilipinas, kayo ang pinaka-ine-expect namin na magbibigay ng galang sa Pangulo. Commander-in-chief yan, nak ng teteng na yan, tapos ganyan ang ituturan mo. O ngayon, kapwa nyo alumni sa PMA, kadugo ninyo, ika nga, kawangis ninyo. Ni Red Tag ng dalawa na ito, kasama si Apollo Kibuloy, may ginawa ba kayong pagsuporta sa kanya? Wala! Hindi nyo man lang sinuportahan itong si Mayor Benjamin Magalong. Kasi bakit? E kakampi ninyo itong mga nanre-red tag. Nak ng teting na yan. Anong mararamdaman ngayon ng kapwa ninyo PMA-er niyan? O kaya marahil siguro, hindi talaga kayo natanggap ng Class 87. Kasi nakakahiya naman kung uulitin ko ipakita ito sa inyo. Biruin nyo, Class 87 ito ha. We as citizens and members of PMA Hinirang 87 appeal to the statesmanship and patriotism of our leaders in the House of Representatives to release Dr. Lorraine Badoy Partosa and Jeffrey K. Eric Celis. Signed, 72 PMA years, pero 87 sila. Tapos kine-claim mo, kasama ka sa Manifest of Support, yan linaw-linaw nito, 1987 class ito. Yung class ninyo, hindi nakikialam kasi alam nila kung ano yung tama at dapat. But anyways, mga tol, maraming salamat sa inyo. Ano? Meron pa tayong tatlong channels at tatlong pages. Pag ako'y ginanahan pang mag-livestream mamaya, i-content ulit natin ito si retired Captain Clemente Enrique. Ubusin natin ang mga pages natin dito. I-dedicate natin sa kanya. Shoutout sa 324 na manonood mula po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Ano pong masasabi ninyo dito kay Tanda? Paki-comment nyo naman kung anong masasabi ninyo dito kay Tanda. Yan, si Ramonito Corbeta, top 1, parang lasing yung tarantado na Kapitan Dado, ipahuli ng gobyerno, nagbantayan ng rebellion, tapos dapat arestuhin niya ang loko-loko, bagok na kapitan. Bugok siguro, ano, gusto niya sabihin. Si Mami Best Friend, nandyan. Gemma Garais, good evening po si inyo. Kay Arvin G. Vlogs, that is conduct unbecoming for a gentleman. Randolph Alimodjan, good day din po sa inyo. Shade, matandang walang pinagkatandaan. Si Arvin G. Vlogs. Yan, si Kaloyal Coco Melon. Si Lady L. Soar. Si Jatsi, sabi niya, bastos ka, PMA ka pong tanda na rin. Wala kang modo. Yan, sabi ni RG Vlogs, sikat ka na, Kap. Pasikatin pa natin sa kanyang katarantaduhan. Ano? Meron pa tayong tatlong page. Actually, apat pa yun eh. Pwede ko pang gamitin yung personal profile ko. Live tayo ng live. Pag ako'y sinipag, ha? Mag-live tayo ulit sa topic natin. Hindi ako magta-topic ngayon sa araw na ito. Bukas lang ako magta-topic ng ibang usapin. Lahat ng pages natin at channel, ang topic natin siya. Si Captain Retired Clemente Enrique o Tanda, alias Tanda ang tawag natin dyan. Si Nelia Cabasog, hello po. Erwin Lopez, sabi niya, my loyalty to my country ends while my loyalty to Maldives begins as per kapitan ng Talaba. Yan si Mami Best Friend, salamat po. Kay Meng Toma, hello po sa inyo. Tris B Channel, alisan ng pensyon. Eh, hindi naman po, hindi po appropriate yun eh. Gustuhin man natin tanggalan siya ng pensyon, hindi po mangyayari yun. Eden Medjanero, kulang pensyon niya, need extra jumbo income. Baka. Si Ermitanyo Ed, sabi niya, idolo niyo, magnanakaw ang tanong, magkano? Anong ninakaw ni Pangulong Bongbong Marcos? Tanong ko sa'yo, anong ninakaw ni Pangulong Bongbong Marcos, Ermitanyo Ed? Ikaw, ano idolo mo?
magnanakaw. Magnanakaw ba? Magnanakaw ba si Rodrigo Duterte, mga tol? O kumakain lang sila ng confidential funds? Pero definitely, idolo nila, mamamatay tao. Ah, yun ang idolo ninyo, Ermitaño Ed. Naknang teting kayo. Gustong-gusto ninyo, pagka ang pinag-uusapan, kagaguhan ng mga hinahanga ninyo, okay lang sa inyo. Nasaan na yun? Sipain na natin. Wala kayong karapatan dito, ha? Kayong mga tatanga-tanga at mga utu-utong DD sheets, wala kayong karapatan dito sa programa ko. Sipain ko kayo pag nakita ko kayo ulit dito. Hindi ko lang makita. Ano? Hindi ko makita yung comment niya eh. Okay, sino pa? Yan, si Rodelio San Lorenzo. Si Leo Gomez Merialles, Karina Akain, Lady Elsor, Gio Prisk, Elinorak Almacen, si Rupo Salas, si Seba Croc, hello po, kay Mami Best Friend, Cristobal Cuartero, Penny Aban, Evelyn, Maribic Dumalanta, Julita Makaraeg, si Kwan Minji, Mario Bulones, o yan, at sa lahat po ng ating mga manonood, ah, maraming salamat po sa inyo. Pagka tayo ginanahan, content ulit natin si Tanda mamaya. O, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.